Sasaya. Maiksi lang ang life. Oho, Diyos ko po, napakaiksi lang ng buhay namin. Natin pala. Maiksi lang ang buhay ko. O, unahan ko na kayo. Gusto niyo pa, paisiin po buhay ko. Sa mga nagpe-pray dyan, sa mga nanunumpa, na gustong mawala sa mundo, si Migs Molino. Huwag kayong excited. Huwag niyong pangunahan si Lord. Darating tayo di yan. Chona Balahadja, sending love. So, Migs Molino page, special ito, Nanay Bilen. Opo, ayun, ang inay, ayos lamang po. Healthy pa rin naman po, at salamat sa Diyos. Lalo po ako naging mabait, bunso, dahil po sa iyo, kasi super kita hinahangaan. Sa kabaitan mo at matulungin sa mga nangangailangan, lalo na po yung kilig at saya ko kung paano mo inalaga at minahal si Cutie, Ate Mahal. Opo, sobrang minahal ko po at inalagaan ko po talaga yun. More blessings sa iyo, bunso. Ingat po palagi. God bless you. Ma'am Grace F. Salvador, lalo po ako naging mabait. Alam niyo yung ibig sabihin nung lalo po ako naging mabait? Ibig sabihin, nai-impluensyahan natin yung mga tao gaya ni Mami Grace na maging mabait. Diba? Ganun po. Pag ang inyong sinusuportahan o yung mga nakakasama ay puro mga positibo at mabait, ganun din po mangyayari sa inyo. Hindi ko naman nilalagay sarili ko sa sobrang bait. Pero sabi ko nga, mahirap maging ano eh. Ang hirap, bakit sa iba napakadali maging ano, hirap na hirap maging mabuti. Diba? Samantalang napakabait. Sabi nga nila, pag ang isang kamatis ay hinalo mo sa bulok na kamatis, magiging bulok na rin ikaw. Hindi ka na magiging fresh, hindi ka na mabebenta, hindi ka na healthy, ika nga sa mga tao. Kaya kung ako sa inyo, mga bunso, focus kayo sa buhay ninyo, at saka sa family ninyo, at saka sa sarili ninyo. Pag ayaw nyo na sa isang tao, lubayan nyo na, huwag nyo nang pansinin para hindi kayo ma-stress. Gawa kayo ng sariling kwento ng inyong buhay. Ang sarap mabuhay, bunso, ng masaya. Enjoy nyo lang yung buhay. Diba, ipakita nyo yung totoong pagmamahal bilang isang Pilipino. Kaya tayo nababalitaan ng ibang lahi na masama ugali ng mga Pinoy eh. Ang iba sa atin, walang respeto. May respeto nga sa ano. Magmumula ang isang ano, ang respeto sa isang tao sa loob ng pamamahay, sa loob ng bahay. Kung masama yung nanay mo, yung magulang mo, yung mga kapatid mo, asahan mo, yung mga anak mo, masama na rin. Kaya kayo mga nanay, nilis ko po, lalo na tayo mga mami, yung mga may edad na dyan, kayo yung maging ehemplo ng mga kabataan, maging ehemplo namin, kaming mga bata, mga nakakabata sa inyo, kayo yung aming tutularan. Kayo yung tutularan dapat ng mga apo, ng mga anak. Kaso, kung ang nakikita naman sa inyo ay masama ang ugali, asahan ninyo, paglaki ng mga apo ninyo, yung mga bata dyan, asahan ninyo masama ang ugali ng mga yan. Kayo mga mami, shout out po sa lahat mga mami ha. Paka-igi-igi na ho tayo, mga mami. Lalo na po yung edad natin,
pabata. Tsaka yung mga nanay, Diyos miyo marimar. Pakita nyo sa mga anak ninyo, maging maigi kayong magulang. Sa inyong magsisimula mga bunso, tinay nyo, hindi naman sa pagmamayabang, tinay nyo na nangyayari sa buhay namin, sa bahay namin. Ang tahimik, ang sasaya namin. Kasi yung magulang namin, maayos kami pinalaki. Wala nagiging issue kahit sa kapitbahay. Kahit sa kapitbahay, walang kaaway. Hindi kami nga, hindi nga inaaway. Kaya dapat, tsaka maging good example kayo. Eh minsan yung mga mami diyan, sila pa yung nangunguna sa gulo eh. Diga. O shout out sa mga mami dyan. I love you mga mami. Kahit minsan magulo kayo sa mga anak mo. Tapos, may anak na buza? O shout out sa iyo. Nakikinig ka naman. Diba na, pag magulang ka na, kailangan maayos ka ng ano. Magulang. Para yung mga anak mo tutularan. Oo, kasi sasabihin ng magulang. Parang role model ka sa mga anak mo. Sasabihin ng magulang, ay si mami nagpapakahirap magtrabaho para may maipakain sa amin. Ano yung trabaho ni mami daddy? Tapos nalaman na masama pala yung ginagawa mo, Diyos mo yun, nakakahiya. Sasabihin ng anak mo, si mami, si daddy, ang trabaho ganito. Sasabihin, ichichismis kayo sa ano, sa mga kaklase niya. Ay, sira kayo. Minsan ang matanda, akala ng mga bata, tama na yung ginagawa. Kaya minsan, tawag dito, ginagaya. Tsaka asahan nyo mga bunso, madami na nakatutok sa social media ng mga bata. Maging aware lang po tayo. Sige, nagmamalinis na naman si Magsimolino. Kunwari, napakabuting tao. Pero masama ugali niyan. Ayan, puro salita. Ayan si Magsimolino. Oh, unahan ko na. Baka content na naman tayo. Basta love na love ko yung mga bunso na yan. Kulang na lang. Yung mga malikot. Hindi, joke lang bunso. Ang pati na yung face mo. Totoo ba? Lalo yung face mo. Pwede bang bumalik bukas? hindi nga makinis si Migs. Ay, sabang. Flawless na si Sir Migs. Hindi nga yung makinis. Ano lang flawless yan? Flawless po yan. Kasi pangit ang balat niya, ang sasabihin mo. Makinis mo si Sir Migs. Nakaka-relax. Yung mga ano, yung mga ginagawa sa akin. Actually, yung pinagawa ko bunso ay Hydra Facial. Ayan. May collagen na yun na bunso. Yes po. Oh, may collagen. Ano yung ng Hydra bunso? For glowing and lightening ng skin. So, nag-glow naman talaga daw eh. Dawa. Yes. Yun ang sabi. Cute na rin po kasi siya. May kasama na rin po siyang RF. Yung kanina po for skin tightening. Then ultrasonic for lifting po ng skin. Mm-hmm. Complete na po siya. Si Hydra Facial. Ang sarap. Diamond peak po ito.
Tapos bukas ko na to babasahin. Yes, hindi pwede siyang basahin mga bunso kasi sayang. Tapos bawal ka muna tong gumamit na skincare ngayong gabi. So hindi muna tayo magi-skincare ng bukas na lang po. Ginagamit natin. William Villegas, bunso is a good example ng mabuting anak sa magulang, kaya gayahin natin siya. Nako, depende po sa magulang, sa pagpapalaki ng magulang. Pag masama ugali ng magulang, asahan ninyo ang anak, masama na rin. Pero hindi naman lahat. Minsan ang mga anak na rin yung umiintindi sa magulang. Na Aileen Gabaw Ramada, isang Aileen walang bunso, sapat na. 3 years mo na akong fan and still ongoing. Stay safe, bunso.